We go now to module number two, review of fundamental principles and basic mathematics. We are referencing calculus with analytic geometry by Thurman Peterson. Magandang umaga po sa ating lahat mga kababayan, mga ka-physics, mga ka-kamat, ano? Ito pong module na ito ay isang buong module na naglalaman ng mga fundamental principles ng mathematics. Bagamat I prepare to have it divided into different lesson para maging standalone. Kasi nga may mga nagko-comment po sa atin na ating mga viewers, mga tiga ibang bansa rin po, ano, na gustong-gusto raw nilang panoorin yung ating video. Kaya lang minsan nakaka-delay daw sa mga lakad nila. Minsan pag nasimulan daw nila isang oras, iyaya na raw nangyaya yung kanilang mga asawa. Hindi pa sila makapuknat. So, ang sabi po sa atin, maaari po bang gawin yung stand-alone, halimbawa 10 minutes and then another 10 minutes para pwede namin matapos, pagkatapos another stand-alone. So, siguro nga mas maganda stand-alone kasi nga naman review ito ng fundamental principles. Magkakaroon tayo ng stand-alone for algebra, stand-alone for trigonometry, and stand-alone for geometry, ano, leading to calculus. Ano. So, anong kagandahan po noon? Kasi yung mga estudyante ng trigonometry makaka-relate, pwedeng magamit po itong module na to, teacher man o estudyante rin man. Yung ganon din yung sa mga estudyante ng algebra at sa estudyante ng geometry, okay, and trigonometry. Of course, pagdating natin sa calculus, gagawin na rin po natin stand-alone per topic. Ano? So, halimbawa, yung derivative of trig function, isang stand-alone module. Module siya, pero lesson. Okay. So, itong module number 2 will be composed of lesson 1, lesson 2, lesson 3, lesson 4, and each lesson corresponding video. So, yun po yung mangyayari sa atin. Ano? Without further ado, we are going to start now. Well, once again, good morning everyone, and may God bless us all. Nandito po tayo sa ating subject matter, which is review of fundamentals. Ba't kailangan natin i-review? Kasi nga, kapag ka hindi natin ito na-taken care of, ay baka mahirapan tayo doon sa mga subject ng calculus. So, napaka-importante po na magkaroon tayo ng review ng mga basic principles ng mathematics. Don't worry, siguro within 3 hours of your time, matatapos natin, ano? Sisiguraduhin lang natin na yung mga salient features ng mathematics leading to calculus ay na-cover natin para nang sa ganun hindi tayo pare-parehong mahirapan pagdating natin doon sa mga topics na kakailanganin ito doon sa ating subject matter na calculus. Okay, ano nga ba yung calculus? Huwag na po muna natin pag-usapan yung calculus kasi alam ko maraming allergic dito, ano? Pagka sinabing calculus, talagang ninenerbios. So, kalimutan po natin yan. Hindi po mahirap itong subject na ito. Kasi pag inisip po natin na mahirap, talaga pong mahirap ito, ano? Magkukwentuhan lamang po tayo. Ipapacilitate ko kayo. At gagawin natin kwentuhan ng lahat ng bagay. Para nang sa ganun, madalian po kayo, no? Bago ang lahat, kamusta po kayo? Alam kong kayo ay full of hope at excited na excited dahil kayo ay gumraduate, ano? Gumraduate ng high school or K-12. So, bagamat hindi natin naranasan yung ganyan, ano? Pero siguradong-sigurado ko sa ating mga tahanan, full of hope, full of promises. O yan,
Yan ang sinasabi natin sa ating mga magulang, inay. Pag ako nakatapos, inay, hindi na po kayo maglalaba. Alright, yan yung mga pangako natin, ano? So, inay, itay, hindi ka na po magdadrive ng tricycle kapag ako'y nakatapos ng kursong engineering. Yan, ang mga padali natin at mga pangako natin sa ating mga magulang. Tatanungin sa'yo ng nanay mo, bakit hindi na ako maglalaba, anak? Kasi ako na po ang maglalaba. Alright! Yan po ang mga... Yan po ang ating mga pakulo, ano? Kasi kailangan po tayo magtunog radyo para hindi naman po kayo maboring. Calculus po itong pag-uusapan natin. Eh, kailangan daw po maging lively yung karakter na nagsasalita. Although, in person, baka sabihin nyo po, suplado po si Sir R Squared. Pero hindi naman po, ano? So, sad to say, hindi nyo po dinanas yung mga ganyang bagay na kung saan nandyan ang inyong mga magulang at iahagis nyo itong togang ito at kakanta kayo ng I will break the chains that bind me happiness. Alright, kung ano man yun, ano? Uso pa ba ngayon yung if we hold on together, our dreams will never die? Anyways, welcome po sa ating bagong mundo, ang mundo ng kolehiyo, wherein ang learning po ay fast-paced. Sa kanila po yun. Sa atin, kwentuhan po ang learning. Kay Sir R Squared. Okay? I hope maigiya ko po kayo sa tamang landasin patungo sa inyong hinahangad na tagumpay. For the loved ones and our country. Alright. So, eto. Karamihan daw po ng mga calculus student. Ganito itsura, no? Although gift po yan, parang litong-lito or tulirong-tulirong, hindi malaman ang gagawin. Kasi nga, yun yung impression nila sa calculus. Kasi nga, marinig pa lang calculus. Wow, pare, ang bigat. O, pagkatapos, ang mangyayari pa, pagdating nyo sa classroom, ay Englishin pa kayo ng i-Englishin ng professor nyo, talaga naman pong feeling mo kulang na lang magpahaba ka ng book at paputiin mo para ikaw na si Einstein, ano? Pero wag pong ganun ang perception sa calculus. Tandaan nyo, ang calculus ay hindi po nakakatuliro. Ang calculus po ay nakakapagpagwapo at nakakapagpagandang lalaki. Ako na po ang nagsasabi sa inyo niyan sapagkat dinanas ko, ano? Parang tunog announcer nga, Erod Navarro naman. Nako, patawarin ng Diyos sa kasalanan. Bakit mo naman dinanas, Sir R Squared? Kasi, nung araw, ang textbook ni Calculus, yan si Thurman Peterson. Yan lang halos yung talagang putok na putok. Kumbaga, talagang halos sa LaSalle, UP, UST, UE, kung alimang mga FEU. Yan po ang textbook pag calculus. Thurman Peterson, kilalang kilala po yan. At tayo po ay nasa jeep, ano? Sumasakay po tayo ng jeep, UST Moraita noong araw. Alam mo naman dyan sa UST Moraita, puro estudyante ang mga kasakay mo sa jeep. Pagdala-dala po ko yung aking libro na Thurman Peterson na kinoberan ko ng plastic cover, nakatingin po sa akin yung mga dalaga, yung mga medicine student. Titingin po sa libro, tapos titingin sa mukha ko. Titingin sa libro, titingin sa mukha ko. Hindi ko lang po malaman kung nagwagwapuhan sila sa akin or iniisip nila na wala naman sa mukha nito ang papasaka sa calculus. Ang hindi po nila alam, pangatlong cover na po yon ng aking libro. Talagang iniingat-ingatan ko po dahil ilang beses ko na po dinadali yung libro ngayon. Ito baka mapunit, ano? Anyways, nakakapagpagwapo po ang calculus. At saka wag po daw tayong masyashak. Ayan. Yan po ang isa, no? Wag tayong masyashak dito sa calculus. Kasi kwentuhan lang naman. Si Sir R Squared lang. Calculus, sisiu na sisiu. Madali lang pala yan. Okay. So, yan po yung ating dapat maging mentality, ano? Si Sir naman yan Napaka gandang kwentuhan lang naman yun. Magiging excited daw po tayo sa pagpasok sa calculus. Kasi nga po, sa totoo lang, ang isang mahirap na bagay
Ito, seryoso na po, ano. Ang isang mahirap na bagay, pag inisip mo pang mahirap, eh hindi po dadali, ano. So, ang isang mahirap na bagay, pag pursigihan mo, eh somehow, sa tulong ng Panginoon Diyos, eh madadali rin, ano. Eh, sabi nga ni Isa Sigira, kung hindi mo pa madali bukas at hindi mo madali ngayon, malay mo balang araw, ano? Marami namang SEM. Yan po ang sabi sa amin ng professor ko nung araw. So may mga reason daw po kung bakit bumabagsak ang estudyante sa mathematics. Ayan yung mga dahilan, ano? Maraming dahilan. Unang-una, yun nga kadahilanan na nasasyak, kadahilanan ng tulerong-tilero, ninenerbios, yan yung mga kadahilanan. No? Tapos, ang iba pang mga kadahilanan, eh yung sinasabayan pa po natin yung ating pag-aaral ng mga ibang bagay, ano? Yung mga DOTA, yung mga tawag dito, ano ba ngayon, ML na yata ngayon, ano? Mga ginagawa ng mga bata. Okay! So, iisipin nyo siguro, akala ko ba 3 oras lang ang review ng fundamentals? Eh, bakit sa kwentuhan pa lang parang 5 minuto na, 10 minuto na? Anyways, dadating po tayo dyan. Ano ba ang mga kailangan natin matutunan dito? Eh, simulan po natin kung saan nagsimula, ano? Tayo po, ang mathematics ay mga pag-aaral tungkol sa numbers, yan, numbers po. Numbers po ang mathematics. Kung mapapansin nito, 1, 2, 3, 4, 5, hanggang 10. Yan daw po ang isa sa mga dahilan kung bakit bumabagsak ang mga estudyante sa mathematics. Eh bakit naman sir, eh numbers nga yung pag-aaralan, ba't yan ang magiging dahilan? Eh kasi po parang bola ng bilyar, ano? Parang bola ng bilyar, white ball na lang ang kulang, eh di pasok na, no? Okay, eh sir, 16 po yun. O, kabisado nyo pa pala, no? Hindi, 10 balls ang labanan. Anyways, isa ito sa mga dahilan. Ano po ba yun? Joke ba yun, sir? O totoo? Totoo po yan. Bakit? Kasi, yung pong mismong numbers, eh, hindi natin alam kung ano ba talaga yung pinakabuod ng pinag-aaralan natin. Maniwala po kayo't hindi, mayroong nakakarating ng differential calculus na hindi alam kung anong definition ng number. Ano? So, kailangan nating i-define muna yung number at yan po yung pag-aaralan natin. Ano? Ah, number! Madali yan. Alam nyo ba na maraming klaseng number? Oh, diba? Alam naman natin na maraming klaseng number. Yes, sir, alam ko yan. Merong pong PIN number, merong TIN number, merong SS number, cellphone number, telephone number, yan po ba yung number na itinutukoy niya? Oo, mga number yon. Pero itong number na pag-uusapan natin ay tungkol sa number system, ano? So, sana maliwanag tayo, no? At ang isa sa objective nitong module na ito or nitong lesson na ito sa video ng ito ay malaman natin yung basic number system. Okay, simulan na po natin. Pag ako po ay nagsiseryoso, eh di medyo sana itawagin ninyong aking attention at baka mapalalim ng mapalalim ng gusto, no? Okay. A number is a mathematical object used to count, measure, and label. Okay. Siya pala ay ginagamit sa pagbilang, sa pagsukat, at sa pag-label, no? Ng mga bagay-bagay. O, yan po yung tinatawag natin na number. Okay, alam nyo ba yung iba-ibang klaseng number na kailangan natin pag-usapan dito? Ay yung natural number, whole number, ano pa? Integers, tama po kayo, integers. Meron tayong tinatawag na rational number, irrational number, at meron tayong tinatawag na real number. So, lahat po yan ay i-define natin, pag-uusapan natin, para hindi po maging balakid ito sa ating pag-aaral ng calculus. Baka kasi sinabi ng problem,
the irrational number ganito ganoon ay ganong ganyan, eh hindi na po maintindihan yung problem kasi hindi po alam kung ano yung irrational at ano yung rational. Ano? So, reviewing lang po natin, bagamat alam ko pong na natakel nyo na po ito sa inyong K-12, pero paalala po ang numero unong gamot sa mga taong nakakalimot kasi nga po ay matagal-tagal po tayong nabakante, no? So, pag-usapan po natin yung number system o yung number line na tinatawag. Bago po tayo magpunta sa number line, pag-usapan po natin yung natural numbers. Ano ba yung natural number? Kung makikita mo dito sa ating slide, eh meron tayong number line na from 0 to positive, ano? From 0 to positive yung presentation nitong ating slide sa number line. Wala pa po yung negative. Maging mapapansinin po tayo doon, ano? Ngayon, ang tinatawag daw po na natural number ay yung mga counting number. Yung 1, 2, 3, 4, 5 hanggang so forth and so on. Natural number po yan. So, edi hanggang 1 million o kahit hanggang 1 billion, ano, yan po yung, o kahit trillion pa. Basta positive po, natural numbers po yun, papunta ron, ano, going to infinity. O, ano naman yung infinity, may bago na naman kayo sinasabi. Ayun yung hanggang sa dulo na. Okay, walang hanggang daw yun, ano. Okay, now, kapag ka isinama mo daw yung zero, kasi ito pong sirong ito, malaki po ang istorya nito. Dati hindi po kasama ito sa mga bilangan, pero nung napatunayan nila, nahihirapan po silang ma-distinguish yung 12, tsaka 102, at tsaka 120. Kaya nangangailangan po sila ng zero. Anyways, mahabang proseso po yun. Kapag ka daw po isinama mo yung zero, eh hindi daw po natural number ang tawag doon, ano? Pagkakasama na yung zero. Ang tawag po daw sa kanya ay whole numbers. Okay. So, number din yung zero, pero whole number, no? Okay. Ito naman, natural number, ito, whole number. Maliwanag po tayo, no? Define natin para maganda. Natural numbers, the positive integers, whole numbers, 1, 2, 3, positive integers. Tapos, ang whole number are the basic counting numbers, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and so forth, and so on, ano? Our example of whole numbers include the natural numbers. Okay. Whole numbers include positive integers along with 0. Okay. Yan daw po yung tinatawag na whole numbers. Punta naman po tayo sa tinatawag nating number line. Yung number line po daw ay itong ganito. Yan. Wherein, may subdivision po, equally subdivided. Okay. At yung gitnang gitna ng number line is zero. Okay. Doon po sa kanan ng number line, eh nandun daw po yung tinatawag na positive integers. Kanina, ang tawag natin doon, positive number. Or magmula 0, whole number. No? Magmula 1, ang tawag natural number. Magmula 0, whole number. Bakit naging integers naman yan, sir? O yun. Kasi kapag isinama mo na itong negative, ang nagiging tawag sa kanya, integers na. Maliwanag, ano? Yung 1 is an integer. And also a whole number. Yung negative 1 is an integer pero hindi siya whole number or natural number. Sana malinaw po tayo doon, ano? An integer from the Latin integer meaning whole. Kailangan buo, ano? Buo. Is colloquially defined as a number that can be written without fractional component. Ano yung fractional component? Eh, yun daw po yung tinatawag na point.
decimal point, ano? Fractional component. For example, 21, 4, and 0. 21 is a whole number. 4 is a whole number. Negative 1 is not a whole number but an integer. Eh, paano naman naging integer yon, sir? Eh, kasi nga, ang integer, maging positive man or negative, basta't buo siya, ano? Buo, walang decimal places. Yun ang integer. So, without fractional component. Okay. Pag sinabing whole, buo, buo, yan. Yung negative 3 can be a quotient of 9 divided by negative 3. Di ba? Or yung negative 4 can be a quotient of negative 4 and 1. O, edi buo pa rin, ano? Buo pa rin. So, tatandaan mo, kapag pakanan ka, dito sa tinatawag nating, ang tawag dyan, number line, from 0 going to the right, will be ascending, or pataas ng pataas ang value ng number. Okay. And from 0 going to the left, eh, paliit ng paliit yung ating number. So, kung nanggagaling ka sa kanan, galing ka sa pinakamataas, dire-diretso, dire-diretso, pakaliwa, hanggang mag-zero, dire-diretso, paliit ng paliit. At kung galing ka sa kaliwa, papunta ka sa kanan, dire-diretso, hanggang lampasan mo yung zero, palaki ng palaki ang ating value ng number. So, anong mas malaki? Negative 10 or negative 4? Okay, tama po kayo dyan. Ang mas malaki po ay negative 4. Okay, baka ako nabanggit nyo in negative 10. Bakit? Eh, 10 nga po yun eh. Eh, negative nga, nasa kaliwa ng 4. Mas maliit yung negative 10 kesa sa negative 4. Maliwanag po ba tayo dyan? Alright, the farther to the left you go, the lower the value of the number. And the farther to the right you go, the higher the value of the number. Okay, so para ilan na yung natututunan natin? Tatlo, no? Meron tayong natutunan na natural numbers, which is 1 to the positive infinity. Meron tayong whole numbers, which include 0 to the positive infinity. At pag isinama natin yung negative, ang tawag natin doon, integers. Ngayon naman, pag-aralan natin kung ano yung rational number. Ano ba yung rational number? Ang rational number daw po is a number that can be expressed as the quotient or fraction P over Q of two integers, a numerator P and a non-zero denominator Q. Since Q may be equal to 1, every integer is a rational number. Okay, sir, English po yata yun na. Oo nga, parang... Baryahin natin to buo eh, no? Wala ba kayong barya sa 50 pesos? Okay. Barya lang po sa umaga, sabi nga ng jeepney driver. Ang ano raw yung rational number? Kapag ka daw ang isang number ay quotient o fraction ng dalawang integer. Magbigay tayo ng example. Hindi ba't ang integer natin eh, kung ito yung number line natin eh, ayan ano, number line kunwari, ito yung 0, ito yung negative, no? O, negative 3 halimbawa ito. Okay, ito negative 2. Ito ay positive 3, positive 1, positive 2. O, ayan, ito negative 1. O, ayan. So, alam naman natin na lahat ng ito, lahat ng yan, ang tawag natin dyan ay integer. Okay. Ito, ang tawag natin dito, natural numbers, at ang tawag natin dito sa isang to, whole numbers. Ayan. So, lahat yan, integer, kapag ka sinabi natin 3, over 2, o edi ang sagot dyan eh 1 and 1 half. O ay ang tawag po daw dyan ay rational number.
Okay. So, maliwanag ha. Bakit? Eh, kasi itong 3 ay integer at itong 2 ay integer. Eh, halimbawa, 9 over negative 3. 9 over negative 3, ang sagot po dyan, negative 3. Siya ba ay rational number? Rational number po. Bakit? Kasi yung 9 na yan, positive 9 po yan, ano? Mark lang to, mark. Positive 9 divided by negative 3, eh pareho po silang integer. Tandaan nyo po, yung integer, whole. Whole na, whole po ang sabi dyan, ano? Walang butal. Yun nga sabi sa atin, ano? So, negative 3 is a rational number. Ganun po ba? Okay. Ngayon, ito bang 1 and 1 half matatawag nating rational number? Opo, pwede. Pwede ba natin siyang tawaging integer? Ay, hindi po. Bakit? Eh, may butal po. 1.5 po yan kung tutuusin eh. Tama, no? So, siya ay rational number pero hindi siya integer. Eh, kung halimbawa ay 9 over 3. So, 3 po yan, ano? 3 ang sagot. Pwede ba natin matawag to na rational number? Opo, kasi quotient po yan ng dalawang integers. O, di rational number siya. Pwede rin ba natin matawag siya na integer? Opo, kasi siya ay buo. Ano? Itong negative 3, pwede ba natin matawag na integer? Yes, kasi buo po, wala pong putal. Kaya lang negative. Alright, ano? Kaya tandaan ninyo, lahat ng integer kasi pwedeng 3 over 1, 2 over 1, 1 over 1, negative 1 over 1, lahat ng integer ay rational number. Pero hindi lahat ng rational number ay integer. Katulad ng kasong ito, siya ay rational number pero hindi siya integer. 1.5 kasi ang lalabasan. So, ang hirap pong ipaliwanag sa Tagalog, ano? Sa English, kakapiraso yan, pero sa Tagalog, eh. Sana po nakuha yung ating, ano, no? So, every integer is a rational number. Tandaan po natin yon. Isa sa pinaka-basic concept ng mathematics. But not all rational numbers are integers. Maliwanag po. Okay, punta po tayo sa mga halimbawa ng rational numbers. 1 half? Yes, kasi yung 1 over 2, yung 1 integer, yung 2 integer, eh fraction siya, no? Okay. Yung 3/4, ganun din. Yung 2, o eh, itong 2 to, ito, pwede ko sabihin 2 over 1, o pwede nating sabihin yan tong yan na 2 over 1. Pwede kong sabihin 4 over 2. Pwede kong sabihin 8 over 4. O kung anuman, ano, 16 over 8. O edi lahat yan 2. Product, the quotient of 2 integers, eh, pag integer po siya, rational number din po siya. No? 16 over 12. Ah, opo, pwedeng-pwede po yan. Kasi yung 16 whole number at yung 12 whole number. Actually, pwede nga natin sabihin 4 over 3 yan, ano? Kasi divide by 4, ano? Okay. 5 by 4 over 4, no? So, pwede po yan. 1 and 1 half. Ah, 1 and 1 half. O may putal. 1.5. Eh, pwede nga po kasi nga yung 3 over 2, ano? Negative 3 over 2, pwede rin po. Negative 0.75 is negative 3 over 4. So, integer to, that will be a rational number. Maliwanag po tayo sa rational number, ano? Atin pong burahin muna ito at nang para pakinabangan pa ng ating mga ibang gagamit. So, kailangan nating burahin yan. Okay.
Okay, so punta naman po tayo dun sa tinatawag na irrational number. Kung may rational number tayo, meron tayong tinatawag na irrational number. So ano naman po yung irrational number? Irrational numbers are all the real numbers. Naku, meron pa palang tinatawag na real numbers, ano? Oo, marami nga po kasing klase ang numbers, ano? Pag-aaralan pa rin po natin yan, magkayong mag-alala. Are all the real numbers which are not rational numbers? Ah, okay. That is, irrational numbers cannot be expressed as the ratio of two integers. Para mas madali po natin maunawaan, magbigay po tayo ng halimbawa. Halimbawa daw po ito, square root of 2. Okay. Yung square root of 2 yan, nakuha lang po tayo ng calculator. Ang value daw po ng square root of 2 is 1.4. Okay. Lagay natin yung value ng square root of 2. 1.142 135 62. O yan daw po yung value ng square root of 2. Ngayon, kahit daw po anong gawin mo, maghanap ka sa integers, 3 over 2 is 1.5. E di sabihin mong 7 over 6 ay 1.1, 7 over 4 hindi rin po pwede, no? So kahit na ano po raw hanap ang gawin mo sa mga integers, wala ka pong makukuhang integers na p at divide mo sa q na integer, ay wala daw pong magiging equal doon sa number na yan. Walang magiging equal sa irrational number. Maliwanag po, no? It cannot be expressed as a quotient of two integers. So, yung pong pi, ayan, yung pi, 3.14 15 92 654, eh kahit daw po anong gawin mo, tawag dito, kahit na anong gawin mo, hinding-hindi mo makukuha yung eksaktong sagot na yon kapag ka yung dalawang integer lang ang iyong pinag-divide. I hope maliwanag po tayo doon, ano? Ngayon, sir, parang mahirap yun na kailangan pa namin mag-divide ng mag-divide. Ituturo ko pa rin po sa inyo kung paano ninyong masisense. Sense lang, ano? Tingin pa lang, malalaman mo na kung rational siya or irrational. Alam kong nadaanan nyo na rin po ito sa inyong high school. This is very basic. Baka nga po naiinip kayo at calculus ito. Eh, bakit pati yung mga rational, irrational? Eh, pang elementary po ito. Eh, ano? Anyway, sa daanan po natin, bigyan nyo lang po ako ng 3 oras at hanggang makarating tayo analytic geometry, 3 oras lamang po ang hinihingi ko sa inyo, no? Okay, so yan po yung irrational number. Mamaya ituturo mo sa amin, sir, kung paano yung ano, ha, kung paano po yung tinatawag natin na pagkuha ng irrational at rational. Tinginan pa lang, alam mo kaagad, kasi ang hirap niyan, ano? Paano magdi-divide pa ako? Paano malaman, ma-identify na rational o irrational? Sa ating activity sheets, sasanayin ko kayo na unang tingin pa lang, ah, rational number yan. Ah, complex number. Oop, may complex number ka pang sinasabi, sir. Parang alam ko yan, ah. Oo, alam mo yan. Diyan kayo nagja-jogging. Okay. Tama, complex. Ah, hindi. Sa ano pala yan? Complex bubukal. Anyways, yan po yung mga numbers natin. Ilan na yung napag-aralan natin? Paulit-ulitin natin. Natural number, isa. Whole number, dalawa. Integers, tatlo. Rational number, apat. Irrational number, lima. Lima na po ang natututunan nating numbers.
Okay, let us sum it up, ano? Sumahin po natin. Okay. Kung nakikita nyo po itong aking graph dito, ang napag-aralan una natin, natural number. 1 to positive infinity. Tapos, sinama natin yung 0, ang tawag natin sa kanya, whole number. Okay. Nung isinama natin yung mga negative, ang tawag natin sa kanila, integers. Okay. Nung isinama natin yung mga rational number, wherein these can be expressed as the quotient of two integers, ang tawag daw natin sa kanya, rational number. Okay? Rational number. Ngayon, yung irrational number, bakit nasa labas yan? Kasi nga, itong integers, rational number din yan, ano? Yung whole number, rational number din yan. At yung natural number, rational number din yan. Pero, hindi mo pwedeng sabihin yung rational number na irrational, kaya nasa labas yan, ano? Okay. So, hindi mo pwedeng sabihin yung integer na irrational number. Hindi pwede. Okay. At hindi din siya whole number. Pero yan pong irrational number, matatagpuan mo rin dun sa number line natin. Okay. So, ang tawag po doon sa number line natin, ang tawag doon, continuum. Alright, continuum nga po ba ang tawag doon. Yan pong limang yan, pag pinagsama-sama mong lahat yan, natural, whole, integers, rational, at isama mo na yung irrational, ang tawag po daw natin sa kanilang lahat ay real numbers. So, ano ba yung real number? In mathematics, a real number is a value of a continuous quantity that can represent a distance along the line. Okay. So, ang tawag nga po kasi natin doon sa line na yon is a real continuum, no? Continuum po yon. So, yan po yung tinatawag natin na real numbers. So, sir, may binabanggit ka kanina, meron ka pang nabanggit na complex number. Ah, complex number. Masarap mag-jogging dyan sa umaga at marami kang makikita ang mga magagandang tanawin. Alright, kasi nga, ang lakas ng hangin doon, maraming puno. Okay. At saka nakakapagpasigla ng katawan at nakakapagpabuhay ng dugo ang mga makikita mo sa iyong mga tanawin. Okay? Sabi nga nila eh, malalagim ka sa iyong makikita. Pagkat walang kasing ganda, sa complex po yun. Pero ito po, yung complex numbers ay iba po ito. No? Yung complex number consists of a real part, A, which is a real part, plus BI, yung I na yon stands for imaginary part. Naku, eto na, hindi pa po, wala pa tayo dyan, nandito pa lang tayo sa bungad. Ano pa lang to? Hindi pa po natin pag-aaralan yan, huwag po kayong matatakot dyan. Okay, no? May real part po at mayroong imaginary part. Okay. Kapag imaginary, yung square root ng negative, imaginary po yun. Ano? So, I squared is equal to 1 is imaginary. Kasi nga, pag in-extract mo yung square root of both sides of the equation, that will give an imaginary number. Alright! So, square root of any number, of any negative number is imaginary. Sa banda-banda pa roon po pa natin yan na maano, sa banda-banda roon pa. Sa ngayon, mga within 3 days, within mga 2 weeks pa po, tsaka pa natin pag-aaralan yan. Okay, so, yan po yun. Oh, malapit na po tayong matapos sa unang yugto ng ating kwentuhan, ano? Mga kabarangay, ano? Eto na po ang ating, tawagin ko kayong kabarangay mathematics. Huwag nating tawagin calculus, nakakatakot. Thinking rationally. So, ito po yung number line natin. Number line. Ito yung 0 at ito yung positive.
ito yung negative. Going to negative infinity, going to positive infinity. Hanggang sa dulo na. Alright, walang hanggang. Dito daw po, matatagpuan natin yung whole numbers. Natatagpuan natin dito integers. Pwede ba nating matagpuan dito yung rational number? Yes. Ayun nga, yung 1 ha po. Rational number yan, pero nasa number line. Eh, yung irrational number, pwede rin. Nandyan din. So, tatanungin ko kayo, ano? Bilang kayo, estudyante, mananawag na ako ngayon. Ay, hindi po pala ako pwedeng manawag kasi video ito, ano? Sa ating synchronous learning, pag tatatawagin ko kayo, kaya ngayon pa lang, pag-aralan nyo na to, ano? Can we find natural numbers in the number line? Oo, tama. Tama yung sagot mo. Tama. Okay. Yes. Can we find integers on the number line? Yes, of course. These are all integers and it can be found on the number line. Can we find irrational numbers on the number line? Yes. We can find irrational numbers on the number line. Okay. Nandyan din po yung square root of 2. Nandyan din po yung pi. 3.1415 somewhere here, no? Can we find rational numbers on the number line? Yes, 1/2, 1 and 1/2, 1, negative 1 and 1/2. Can we find real numbers on the number line? Yes, we can, sabi nga. So, you think rationally, everything can be found on the number line. Okay. So, nandyan po lahat yun. Kaya lang, minsan, ang tawag sa kanya rational, tawag sa kanya irrational, ang tawag sa kanya integers. Oh, eto na po, number system, ano? Yung number system natin, mag-drawing tayo ng ganyan, ano? Zero and negative. Halimbawa, meron tayong A dito, pero dito ko lang sinulat, ano? Dito A, at dito ay B. At kunwari, line segment siya. Ano ba yung line segment, sir? May bago ka na naman sinasabi. Para kang nagiging foreigner pagka ganyan. Huwag kang mag-alala. Mamaya, sabihin natin yan. For example, meron tayong point A at point B. A less than B is an inequality. Okay. Inequality daw po yan. That reads, A is lesser than B. Ang basa daw po pala din mga kababayan, ay A is lesser than B. Or A less than B. Yung mga ibang nagsosyo shortcut dyan. Ano? Or in other words, if we are going to base it on the number line or continuum, yan. Yan po yung mga panibagong ano natin. Kasama sa ating terminolohiya. A is to the left of B. Kasi nga, yung A less than B. Sabi nga po natin kanina, kapag nasa kaliwa, mas less, at pag nasa kanan, mas greater. So, kapag ka ang inequality ay sinabing ganito, yung B nasa kanan, yung A nasa kaliwa. A is to the left of B. When any line segment is taken in a definite sense, from one endpoint to the other, the segment is said to be directed. Ayan. Mayroon po tayong tinatawag na directed segment. Sir, yung bang directed segment, yan po ba yung ray? Hindi. Iba po yung ray. Yung ray po, si Sugar Ray yun. Okay. Hindi po, mamaya, mapag-aaralan din natin. In the figure, if the segment from A to B is considered to be in positive direction, then the segment from B to A is negative. Kung daw ito daw pong A to B, kung yung daw tinatawag natin directed segment is from A to B, ay positive, eh yung B to A will be negative. Okay. AB is equal to negative BA, or if we transpose this to the other side of the equation, then negative becomes positive. Therefore, AB plus BA is equal to 0. Meron po akong nai-introduce kanina na directed segment.
eh kapag ka po may nasasabi tayo, kailangan nililinaw po natin para hindi po tayo ma-alienate sa mga terminolohiya, no? Pero bago po natin puntahan yung directed segment, dito po muna tayo sa common symbols. I prepare to write this down also in the review so that magkakaroon tayo ng refresher course dito, no? Yung right angle daw po, ganito yung kanyang symbol, right angle. Acute angle, so pagka sinabing acute angle, is the angle that is less than 90 degrees. A right angle is the angle that is having exactly 90 degrees. Okay? And obtuse angle is an angle that is more than 90 degrees. Iba po yung right angle sa right triangle, ano? Ang right angle is the angle that is 90 degrees. Ang right triangle is a triangle that has a 90 degree angle. Nagiging particular po ako dyan kasi kung may tatanong nyo, humawak po ako ng solid geometry nung araw, yung mga estudyante ko napagpapalit-palit yun, ano? Okay, obtuse kapag ka sobra sa 90, obtuse yung angle natin. At straight angle kapag ka sinasabi niyang 180 degrees. O ano naman yung tinatawag na supplementary angle. Okay, two angles that will, if you add them, that will be having a sum of 180 degrees. At yung complementary naman po, yun naman po daw yung the angles that will complement to have a sum of 90 degrees. Kapag sinabing segment, ganito raw po yung matatagpuan mo, no? Pag sinabing segment, halimbawa AB, ang senyas daw po niyang ganyan, line segment, ano? Pag sinabing line, edi magiging gayaan, yan. Kapag sinabing ray, edi wala po daw itong isang to, no? Alright. At meron daw pong ganyan. Yan daw po yung ray. Eto. Pag sinabing parallel lines, kadalasan ganito ang senyas natin dyan. At pag sinabing perpendicular lines, minsan ganito at minsan ganito. Perpendicular ang tawag dyan. Ano? Pag sinabing perpendicular lines, idamay na nga rin po natin yung solid geometry. Hapyawan na natin ngayon pa lang, although magkakaroon ako ng ano. Anong sabi sa theorem ng solid geometry? Two lines are parallel if their slopes are equal. Wow! Yang ano naman yung slope, sir? Mapag-aaralan din natin yan. Okay. Two lines are perpendicular if their slope is the negative reciprocal of the other. Yan. Uulitin ko po, hindi po lahat ay maitatype ko dito. Meron po akong mga sinasabi na hindi po nakatype. Kapag inulit nyo po itong ating video, dun nyo po matatagpuan yung mga, baka dun nyo po matagpuan yung sasabihin yung hindi natin natakel pagdating ng araw, no? Okay, dito po tayo, directed segment. Is a segment that has distance, length, distance o yung length, and direction. It is important to understand that a directed segment has a starting point, which is P, which is referred to as the initial point, and the end point, which is Q. So, ang symbol daw po ng directed segment ay may arrow na paganyan. Alright? May arrow. At ito yung starting point, at ito yung end point. Okay? Liwanagin lamang po natin, ano? Yan pong ray, magkaiba sa directed segment. Yung ray kasi, can be defined as part of a line that has a fixed starting point, but no end point. Yung directed segment, merong starting point at merong end point. Yun pong ray, ang symbol niya ay yung letters, tapos may arrow sa taas na may isang arrow line lang, ano?
Eh, hindi po natin pwedeng gamitin yun sa directed segment kasi magdudulot ng kalituhan. Although, yung ibang books, nakikita ko, yung directed segment, ganyan din ang ginagamit. Pero paglalaliman po natin yung ating pagsasaliksik, eh, masasabi natin hindi po pwede. Kaya nga, sa librong ito, ang ating ginagamit, eh, yung nasa tagiliran na aro. Okay. Ano naman yung tinatawag nating absolute value? Yung absolute value po ay merong tawag di symbol na ganito, no? Dalawang bars, no? Halimbawa, absolute value of A. A is any number, no? Tapos may bar na ganyan. Eh, ang kinukuha lang po daw natin doon ay yung magnitude. So, kapag halimbawa, sinabi nating negative 3, okay, the value of negative 3 is lesser than 3. Pero kapag ka sinabi mong absolute value, eh yung magnitude lang ang kukunin mo. That will be equal to 3. Alam nyo na yan. Pero pinaalala lang din po natin. No? So, absolute value, be it negative, be it positive, eh yun lang pong magnitude ang kunin natin. Alright? So, I guess, okay na po tayo dun sa unang arangkada natin. And as I promised, ang huling slide po ay yung mga sikreto at mga techniques para malaman mo isang tingin pa lang yung rational at irrational number. Yan, sir. Gustong gusto ko yan. Alright. Yung susunod na slide po, dun po natin malalaman. Okay, after several slides, it's your turn. Tatanungin natin kung ano ba yung natutunan, ano? May nakalista po ako dito na mga numbers. I-identify po ninyo kung siya ba ay rational, irrational, siya ba ay real or integer o kung ano man siya, no? Pero sa ngayon, rational and irrational lang muna natin na pag-usapan, ano? Sige. Mananawag na po ako ngayon. O yan, ikaw. Ikaw nga, huwag ka nang masyadong lumingon-lingon dahil wala naman akong ibang kausap kundi ikaw. Yan, ikaw. Yung naka-headset. Ayan, yan. Okay. Wala nga po pala tayo sa Zoom, ano? Ano nga po pala ito? Video, no? Alright. Tinatakot na naman kami, sir, eh. Huwag nga kayong kakabahan. Kayang-kaya nyo yan. Negative 2.51. Sa tingin mo ba ito ay rational or irrational? Yes. Anybody? Okay. Mamaya, ikaw na rin ang sumagot sa... Ikaw na rin ang magtama sa sagot mo, no? Negative 2.51. Alright. Rational or irrational? 0.33333. Siya ba ay rational or irrational? Okay. So, ito namang square root of 2. Rational or irrational? Tapos, negative 7 over 6. Pagka ganyan, sir, ang labanan, kayang-kaya ko na to. Alright. Cube root of 5. Is that a rational or irrational number? Okay. 0.2002. Ano ba yan? Rational or irrational number? Abay, bakit ako ang tinatanong mo, sir? Eh, ikaw ito nagtuturo. Ganun yung prinsipyo ng ano, no, ng mga ibang estudyante. Ngayon, ganito. Bibigyan ko kayo ng tip. Sikretong malupit. Ito raw po yung sikreto dyan. Decimal expansion of rational numbers. Wala itong negative. Hindi po yan negative, ano? Terminates and repeats. Kapag pinapaulit-ulit daw po, rational. Si sir pala, rational. Paulit-ulit eh. Anyway, terminates and repeats. Pag terminates, natatapos at yung paulit-ulit. Paulit-ulit, rational number. Paulit-ulit, no? Decimal expansion of irrational number does not terminate and does not repeat.
Hindi nagpapaulit-ulit to. At hindi nag-terminate. Ito, nag-terminate ito, 0.333 pa ulit-ulit. Oh, 0.33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 
At may naulit ba sa kanya? Oh, okay. 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 Ito. May naulit? May nag-terminate? Ah. O, di ikaw na sumagot niyan, ano? Sa pamamagitan nito. Okay. At ang pinaka-ultimate solution na ibibigay ko po sa inyo, ito po ay dito lamang sa ating kwentuhan. Mga kwento ni Sir R Squared. Kasi ang sabi nga ni Senator Enrile, gusto ko, happy ka. Alright! Yun kanina, masesense mo lang sa pagtingin-tingin, if repeating, not repeating, ito, total, may calculator ka naman para alam mo na kung anong irrational o rational, ano? Sa anumang calculator, lalo na yung ES911 Plus or ES570 Plus, or kahit anong calculator, meron kang makikita ganito. Yan, ang pangalan niya ni SD, ano? SD. Ngayon, ang gagawin mo, pindutin mo kahit anong number. Press the decimal number na itinatanong. Tapos, press mo yung equal sign. Pagka-press mo ng equal sign, pindutin mo itong SD. Okay? Or shift SD. Alin man sa dalawa, ano? Kasi yung shift SD niyan, kinukonvert niya sa proper at improper fraction. Kahit yung SD lang, pindutin mo, no? Kapag ka hindi naging fraction, proper man or improper, yung lumabas dito sa screen, aba, ang ibig sabihin yan, irrational number yan. Kapag naging fraction, yung lumabas sa screen, proper man or improper, aba, ibig sabihin, rational number yan. Gets na po. I hope malaking tulong po ito, no? Hindi na tayo malilito sa rational at irrational number. It's time now to give you your activity. At doon po sa activity, naka-upload daw po yun sa ating Google Classroom. And you have to submit that the night before our next meeting. With this, sana po ay naging maganda ang paglalakbay natin at pagbabalik-tanaw sa ating mga nakaraan sa mathematics, basic mathematics. Samahan niyo po ako sa isa pang stand-alone na lecture sa Module 2 pa rin. At ang pag-usapan naman natin ay yung tinatawag na Solid and Analytic Geometry and Trigonometry. With this has been Sir R Squared leaving you with a note. Ingat lagi, kain dami, at tulog aga. Ang lahat ng parangal at papuri ay sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na nagahari noon, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen.